gaano kalala ang korupsyon dito sa bansa. Alam naman natin, sabi nga ni Pastor, flagrant, harap-harapan ang pangungurap po ng ibang opisyal. So sa may Exhibit A na po si Pastor, ang Kingdom of Jesus Christ, Zero Corruption, at yan po ang unang isusulong niya. Sa corruption po, it stands, sabi ni Pastor, it is the monstrous affliction that plagues our nation. It is a pervasive and insidious force, siphoning resources away from public welfare and development. Corruption is a major problem that drains resources meant for public welfare and development. So paano susupuin? Kasi nga, sinisip-sip niya ang pera ng bayan na para sana sa ating public welfare and development, para sa peace, prosperity, and stability. Pero saan pumupunta? Sa bulsa po ng iilan lang. So ito po, we will take strong action, sabi ni Pastor, against corruption through, number one, my Truth Commission. Minsan na po namin nabanggit na itong Truth Commission na ito, composed po ng mga ordinaryong citizen, na taxpayers. Sila po ang magsisilbing jury laban sa mga tiwaling government officials. So sa Truth Commission, sila po ang, number one, mag-prosecute, sila yung mag-iimbestiga, sila yung hahanap ng ebidensya, sila po yung Truth Commission. So anyone found guilty of corrupt practices will face serious consequences, including permanent disqualification or life ban from public office. So ganun po kalala. And hindi lang po basta permanent disqualification, isusulong din po ni Pastor, kasi kinokonsidera po ni Pastor ang korupsyon bilang isa sa mortal sin. Dalawa ang sinasabi niyang mortal sin. Etong korupsyon, pangalawa yung drugs. Pag mortal sin yan, dapat ang magiging penalty, sabi ni Pastor, is death penalty. Kasi pera ng bayan yan, lalong-lalo na pag large-scale embezzlement ang pinag-uusapan. Lalong-lalo na pinapahamak niya ang bansa dahil sa sobrang pangungurakot po. So ganun ang magiging penalty. Kaya babala sa mga gusto pang magtiwali o kukuha pa ng mga pera ng bayan. Ito na po, haharapin po kayo ni Pastor as soon as uupo po siya sa Senado. So pangalawa po, aiming for clean government or zero corruption with KOJC as a model. So yun po, again, clean government, zero corruption. Paulit-ulit po, zero corruption yan siya. So sabi ni Pastor, we need to push for a clean government. Ang clean government tayo. So dapat, ang sabi ni Pastor, andyan po, ano ba yan? One free. Government, one free from corruption. So the Kingdom of Jesus Christ serves as a great example of what this can look like. Politicians who stand against this movement will be called anti-Filipinos. They are the slaves of yesterday who have become the tyrants of today. Their Slavic disposition and mentality of Indios show that there is no nobility in them. When offered money, they suddenly become corrupt and greedy. So yan po, kita nyo naman po, yun po yung mga ano, kumbaga makikita mo kung sino yung mga corrupt. Pag ipepresent mo tong mga klaseng mga batas or mga rules and regulations na ipapasa ni Pastor, sila yung unang-unang magre-react. Sila yung galit na galit at gustong gurgurin si Pastor. Kasi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, guilty, di ba? So pag yan, magre-react yan, anti-Filipino yan. Kasi klarong-klaro po, ang gusto lang ni Pastor, zero corruption. Kasi kung may corruption pa rin, ang laki po ng pera ng bayan. Kung yan gagamitin para po sa bawat mamamayan, para sa kanilang peace, prosperity, and stability, talagang magiging first world country tayo. Yun po ang nakikitang vision ni Pastor dyan. So hindi lang po sa dalawang yon, dagdag pa po ni Pastor, again, yung ire-repeal po, yung resolution number 10, na liquidation by certification. Just imagine, sila po yung, kumbaga, they have the power of purse. Tapos sa kanila po, sila pong nagde-decide kung magkano ang ibibigay, i-appropriate sa isang agencies. So, at saka ang daming unprogrammed funds. Ang iba, may nagkakaroon pa ng malversation of funds, tinatransfer yung mga pondo. Pero saan na?
Anong ginagawa pag i-audit na? Ito, liquidation by certification, sapat na yun. Which is hindi pwede. Kaya talagang prone to corruption ang ganyang klaseng opisina. Kaya sabi ni Pastor, once na uupo siya, isa sa unang-una na gagawin ni Pastor ay i-abolish, i-re-repeal ang resolution number 10 na instead of liquidation by certification, gagawin talaga liquidation by receipt. Klarong-klaro po yan. Lahat ng mga ginastos ng bawat ahensya ng gobyerno, naka-itemize yan. Isa-isa, saan mo, saan to pumunta? Okay, saan mo ginastos to? Okay, naka-liquidate. Kung gaano ka-stricto din, di ba, sa Kingdom of Jesus Christ. And very transparent po. Kaya zero corruption talaga. May Exhibit A na si Pastor. So nakita po natin gaano ka kabilis ang paglago ng Kingdom of Jesus Christ po, na siya pong, si Pastor ang naging founder niyan, in just 3 to 4 decades, ganun na lang po ang paglago ng Kingdom dahil po zero corruption. Okay? Liquidation po kami by receipt. Lahat yan, up to the single centavo. Talagang nakaano yan, ipapresent mo yan. Saan pumunta yan? Very transparent. So, ganun po ang gagawin ni Pastor, liquidation by receipt. And another po, again, i-emphasize po, once na nag-corrupt ka po, naging tiwali ka, ginamit po ang pera ng bayan dahil mortal sin yan, emphasis talaga ni Pastor, mortal sin yan, talagang death penalty ang magiging, ipapataw sa iyo.